Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Well, trending na naman at viral na naman po itong video, mga ka-Aldab, na pinost ni Madam Glenda sa kanyang TikTok account, mga ka-Aldab. Well, pinagpiestahan na naman po sa social media. Ganyan naman po talaga eh, kapag sikat na sikat si ang isang tao, tapos pag pinost mo sa social media ay talagang pagpepiestahan, di po ba? Dito halatang halata naman po na talagang naiilang si Richard Polkerson at si yung pinagpawisan mo. Sino kaya ang magagalit na naman? Sino na naman po kayang Dragonara ang marami na naman pong may hidden desire kay Richard Polkerson ang aalmanin to? Real talk yan, mga ka-Aldab. Marami na naman po. Di na tayo magbabanggit ng pangalan, di po ba? Lalong-lalo na nga po si Nate Gonzaga, itago natin sa pangalan. Halatang-halata naman po na bitter na bitter po siya. Di po ba? Lalo na po sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Pero okay lang yan, mga ka-Aldab. Alam naman po natin kung sino nga po ba talaga ang totoong karelasyon ni Richard Polkerson. Sa mga nagtatanong, ano nga ba yan, Mr. Destiny? Ito po yung rehearsal nila Madam Glenda, na kung saan nagbiglang trending, no? Biglang viral. Grabe naman talaga, mga ka-Aldab. Ito ba naman po kasi yung tipo na talagang masusulit, di po ba? Pero okay lang, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang sa pananaw at depende na lang sa opinion. Yung mga bagay na ako, mga ka-Aldab, bilang true-blooded Aldab Nation, masaya po tayo kapag maraming update, maraming ganap sina Richard Polkerson at Main Polkerson. Ito ngayon kay Mengay, mga ka-Aldab, okay lang. Kasi may mga bagay-bagay po na normal na normal lang po yan. Basta ako, mga ka-Aldab, kung ano lang po yung latest, ano lang yung update, yun lang naman po yung ibabato natin. Gaya nga po ngayon na wala po si Mengay sa 8 Bulaga, medyo hindi na po katulad ng dati na hinahanap ng mga Main Fanatics. Matatawa po kayo, no? Yung dati Main Fanatics, mahal na mahal ang 8 Bulaga. Ngayon ramdam na rin po nila yung pang-asar sa ginagawa. Tapos po, mga ka-Aldab, yung Daddy's Girls, dati gustong gusto ng mga Main Fanatics, sila na po yung nagre-react dito. Although hindi na nagre-react yung Aldab Nation kasi di naman po talaga tayo nanonood eh. Ang problema ngayon dito, ang kalaban naman po ni Bossing Big Soto, etong mga Main Fanatics. Gaya nga na sinabi natin, iilan na lang po at mabibilang na lang ang diehard na Main Fanatics sa 8 Bulaga. Real talk yan, mga ka-Aldab. Kasi laging wala po si Mengay. Hindi po ba? Okay sana kung may mga ina-update si Mengay, busy si Mengay. Hindi, wala eh. Magpo-post lang ng taping, hindi po ba? Yun lang yung papakita, wala nang ganap, wala nang ano. Hindi katulad ng Main Goals, talagang yung oras na ibinigay para po talaga kay Mengay. Pagkatapos si Mengay, pupunta nga po natin, babalik siya sa 8 Bulaga. Eh, ilang minuto lang, wala na naman. Kumbaga, hindi talaga sapat na sapat yung pagbibigay. Siyempre, yung iba po kasi mga Main Fanatics, alam nila yung oras, alam nila yung, kumbaga, galaw ni Mengay. Kasi mapapansin mo naman, minsan wala sa bawal judgmental. Tapos sinakaraan sa Bida Next, di po ba? Halatang halata po na yung oras ni Mengay na binabawasan na po. Bakit? Dahil mas magpo-promote ng ibang artista. Kahit naman po kasi gawin, anong gawin po nila, kahit itago nila si Mengay, akala nila aangat, lalo pong bumabagsa kasi nawawala po yung mga fans at sumusuporta sa 8 Bulaga. Real talk to, mga ka-Aldab, lalong lalo na po sa social media. Tignan nyo yung Facebook ng 8 Bulaga, napakaraming followers. Kung ikukumpara nyo sa followers ng iba, tapos yung Showtime, live yung Showtime, live din yung 8 Bulaga, pero mas tinatangkilik ang Showtime. Kasi totoong ano po eh, kumbaga walang nagbago, walang nawala, di po ba, walang nabawas, kung ano talaga yung host, yun lang po talaga. At mainit po ang pagtanggap, although mawala yung isa ng taon, eh pagbalik na pagbalik niya talagang welcome na welcome siya. Hindi po ba? Hindi po katulad ng iba na kapag nagbalik, wala lang, dead ma lang. Wala lang, okay lang. Hindi po ba? Iba po kasi yung karisma ngayon, ha, sa ngayon
ng showtime. Kaya doon po sa mga nagre-react, sa mga nagsasabing aangat pa rin daw po, kumbaga manalangin lang at manindigan, kumbaga sabi nga daw ni Bossing Big Soto, makakaahon daw ang Eat Bulaga. Tignan natin, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, mahirap muna magsalita ngayon. Total, may bago naman po silang binibuild up yung grand winner ng Bida Next, di po ba? Tignan natin kung may aangat niya. Tignan natin kung yung mga isasalang pa po nila, medyo magbabago po ng mga kumbaga host, kasi sabi ko nga po sa inyo, yung mga host nila busy na, may mga kanika-kanina project. Sabi ko nga po sa inyo, yung Eat Bulaga pang ano lang yan eh. Hindi po ba, gaya nga po ni Miles, hindi na ata makikita, pero ewan ko lang po, depende pa rin po yan sa management. Eh si Maha po yung manager niya, eh si Maha eh loyal naman po talaga sa ABS-CBN niya, hindi naman porket ganito ganyan eh iiwan niya basta-basta yan, hindi po ba. Although sabihin natin legit dabber kad siya, pero hindi po siya gaanon ka masasabi natin ka-update pagdating sa Eat Bulaga, dahil pagka may meeting tapos may taping, priority niya pa rin po ang ABS-CBN. Real to kaya, mga ka-Aldab. Kaya kung titignan nyo, ako mga ka-Aldab, tama na po yung mga ilang host. Gayahin na lang po nila yung host ng showtime. Yung natural, yung talagang, kumbaga yung matatagal na, di po ba? Yung dati, wag na pong kumuha ng bago. Kasi mag-iiba lang po eh. Gaya nga po sabi ko sa inyo, sa Bida Next Winner, medyo hirap pa po siyang makuha yung mga punchline na binabato nila Jose, Wally, Ma'am Alan, di po ba? Iba po talaga kapag may connect na kayo. Yung magtititigan lang po kayo bago nyo itbato yung punchline, eh magkakaintindihan na po kayo. Hindi po katulad ng iba na, o katulad ngayon na talagang nangangapa pa. Di po ba? Normal lang yan dahil baguhan pa lang po. Ang ibig kong sabihin, mga ka-Aldab, dapat talaga ibalik na ng Eat Bulaga yung dati. Tignan na lang po natin, di po ba? Sabi nga po nila, try na lang, wala naman pong mawawala eh. Pero gaya nga na sinasabi natin, saka na po yung pride. Kumbaga, pride lang po talaga kasi ang tumatalo eh. Kumbaga, parang mawawala yung dignidad nila kapag binalik nila yung Aldab. Real talk to, mga ka-Aldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga tao pong nagmamahal kina Mengay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.